alitan yung dalawa eh. Una, number one, meron ng duda na hindi ka magiging fair. Mukhang tahimik na ngayon si suspended Bicol Chief Gerald Bantag. Ano pong mga nasasagap mong update at... Palagay ko, that's the lull before the storm. Eh, alam mo, hindi ba meron ng alitan yung dalawa eh. Mm. Hindi na maganda ang relasyon nila. Kaya, gaya nga ng sinulat ko sa column, may problema yung nakaharap sa kasong yan. Mm. Responded. Sapagkat, magkakaroon ng preliminary investigation. Pagkatapos, ang gagawa ng investigasyon, mga prosecutors sa ilalim ng Department of Justice, eh, nag-away na silang dalawa. Anong respondent Bantag at saka yung Secretary of Justice. Para naging personal na ang labanan nila. Pangalawa, ang sa tingin ko, huwag naman magagalit sa atin yung kaibigan natin, Secretary Boy. Eh, sa tingin ko, nagkamali sila ng magpahayag na siniguro nila, siguradong-sigurado sila na yung mastermind o isa sa mga mastermind na sinasabi nila eh si DG Bantag. You know, by making such premature announcement, pre-judge mo na ang kaso mo. Kaya magkakaproblema ka ngayon. Kung yan ang official position ng departamento, paano ka kukontra yun ng mga prosecutors? O hindi, sigurado ang ipapail. Tandaan nyo, ito pong kasong ito ay hindi pa pwedeng magbigay ng bail as a matter of right. Discretionary ito eh. Kailangan magpresenta ka pa ng ebidensya mo. Kaya may problema talaga yung respondent. Kaya hindi po ba, in one of my columns, sabi ko, yung ombudsman, dahil unang-una, number one, meron ng duda na hindi ka magiging fair, hindi ka magiging impartial sapagkat hinusgahan mo na, hindi pa nga nagsisimula ang preliminary investigation. Pangalawa, nag-aaway kayong dalawa. Oh. So, itong respondent can never expect na merong fairness and objectivity. So, anong remedyo? Sa tingin ko, dapat, kung ako ang Secretary of Justice, kung ako, mag-i-inhibit na lang ako. Otherwise, ang gagawin ni DG Bantag, magpapile yan ng inhibition. At hihingin sa ombudsman na siya ang mag-conduct ng preliminary investigation. Ang tanong dyan, pwede ba ang ombudsman? Sa tingin ko, sa saligang batas po, nakalagay naman doon, klaro na pwede siyang mag-initiate ng investigation on its own, sarili niya, o kaya naman, sa complaint na, kung may complaint, sa lahat ng mga aksyon, any act or omission involving irregularity, illegality, inefficiency. Kumbaga napaka-broad ang kapangyarihan ng ombudsman. At habang sinasabi ron na ang primary jurisdiction ng ombudsman ay yung mga kasong hawak ng sandigang bayan, meaning to say work-related. Huh? Aba, hindi yun naman yung sinasabi ron na hindi pa pwede na hawakan ang lahat ng kaso ng mga public official. Masyadong malawak, wala namang, hindi naman nag-distinguish eh. Alam nyo, sa batas, sa jurisprudence, yung prinsipyong if the law does not distinguish, we should not distinguish. Moreover, meron nung kaso, kung di tayo nagkakamali yung Gregory Ong versus Antigang Bayan, na reklamo, nakalagay po doon. Sangayon doon sa matrix nila, si Silueta inutusan ng Bantag. O eh, sino ba Silueta? Opisyal. So, ibig sabihin, ginamit di umano ng Bantag ang isang opisyal sa Bureau of Customs, Bureau of Corrections. At ito namang si Silueta, sangayon rin sa reklamo, ginamit naman yung mga inmates.
o edi talagang ginamit ang kapangyarihan, ang posisyon, di umano ha, sa kanilang mga allegasyon. So it means work-related. So kahit anong tingin nyo, whether work-related o hindi, may jurisdiction ng ombudsman. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Attorney Sal, at sa ating po mga kababayan.